Ito ang kwento sa Laysay, base sa lahat ng mga sinabi mo sa akin. Hindi kayo magkasama ni Janice sa isang bahay bago maanal ang kasal ninyo ni Yvonne. At doon ka pa rin nakatira sa bahay ni Yvonne. Pangalawa, isa ka lamang empleyado ni Janine sa kanyang flower farm noon. At wala kayong kahit anong relasyon. Tama? Everything's okay? Well, kung may gusto ko pang ideklara o baguhin sa testimony, just let me know. Pwede naman natin baguhin ang counter affidavit. May nabasa ako sa dyaryo. Ganyan na ganyan din ang kaso. Concubinage. Kaso, napatunayan nila yung babae. May matagal na pala na lover. Inunahan lang yung babae, yung asawa, para hindi magmukhang masama yung babae. Ang ending, talo yung babae sa kaso, hindi na kuyulong yung lalaki. Attorney, bago po umanal yung kasal namin ni Yvonne, mayroon akong nakikita ang laging kasama ni Yvonne na lalaki. Are you saying na may lover din ang asawa mo? Yvonne Ibarra? Anong ginagawa niyo dito? Salamat sa paghatid, ha? Wala yun. Iingat! Kung ilagay kaya sa counter affidavit na posibleng may karelasyon si Yvonne habang umaandar ang annulment namin, posible kayang madismiss ang kaso ko. We can definitely include that in our counter affidavit, pero sa totoo lang, maaring sabihin na immaterial ang impormasyon. Magiging valuable lang ang impormasyon na yan para sirain natin ang reputasyon o imahe ng kabilang partido. Cast a doubt on Yvonne's claims, hihina ang kanilang ebidensya, and in turn, tayo ang lalakas. Which will help us para panigan ng piskalya at madismiss ang kaso. So, shall we revise your counter affidavit? Victor? Attorney, ilagay niyo po yung sa tingin niyo makakatulong para madismiss ang kaso ko. Okay, I will. Sigurado ako hindi lang simpleng pagkakaibigan yun eh. Lalaki rin ako kaya alam ko yung mga kilos niya. Kukumpirmahin ko po, attorney. Sisiguraduhin ko na tama hinala ko.